marami ang hindi naniniwala. Ewan ko lang kung naririnig niyo sa kaibigan nating mga Muslim, sa mga saksi ni Oba, na yung namatay sa krus hindi si Kristo. Ayun. Kaya sinasabi nun, kaya nga nakatutuwa kahapon, yung tinalakay ng mga women's ministry, ano, na humalili. Eh kung si Kristo ang hindi ipinako sa krus, hindi si Kristo ang nagligtas sa atin, sino ang pwedeng humalili? At sino ang pwede nating ilagay doon na nakarapat-dapat na tumubo sa ating lahat kung hindi si Kristo? Meron ba silang pwedeng ma-recommenda? Meron ba silang pwedeng masabi na higit pa sa gagawin ni Kristo? Oo, wala. Eh, hindi ko alam kung meron pa sila. Eh, sabi nung binasa mo, kapatid Nalino, sa Roma 3:10, walang matuwid. Wala. Kahit isa. Yun. Eh, 3:23. Oh, lahat nagkasala. Eh, sino ihahalili natin kay Kristo? Eh, wala ho talaga. Oh. Kaya yung kapatid, kaya hinalintulad yung sa hayop eh. Kung bakit yung hayop na iaalay at ihandog, unblemished, unspotted. Wala man lang kahit batik eh. Wala. Kahit katiting, wala eh. Kasi, yun ay kinakatawanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, may karapatan si Kristo magsalita, sino ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Eh kaya hindi rin pwede yung taong nagkasala, ipapalit pa kay Kristo eh. Pwede. Hindi. Kaya nga, brother and other, ginagamit natin talata na napakinggan ko sa'yo, yung ikalawang Korinto 5:21 eh. Siya na walang kasalanan na inaring may sala. Kaya inilagay sa pagitan ng dalawang tulisan eh. Inikilalang siya yung makasalanan. Yun. Kaya itinuring na hindi nagkasala ay naging makasalanan. Ay wala talagang pwede. Kaya nga inalintulad sa ayop eh. O kaya ang iniandog dun, unblemished, kasi Kristo ang pwedeng pumuwa nun. Walang iba pwedeng pumalit. Di ba? Eh, beto sana kung pwedeng ipalit yan pag nagpipinitin siya ng mga naaraw eh. Yung dapat ang ipalit eh. Di ba? Dami, maraming dapat may papako sa krus eh. Dahil sa buti ng Diyos, sa pagmamahal niya, inako na lang niya. Kung bakit napansin nyo, nakalagay siya sa gitna, center of attraction ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Na dapat makita nung lahat na ang ating Panginoon nabayubay sa krus nang dahil sa ating mga kasalanan. Ayun. Kaya wag nating ipagkakamali, no? Na ang ating Panginoong Jesucristo eh hindi siya talaga yung naipako doon, kundi siya eh pinalitan. Hindi ho totoo 'yun. Inilagay nga siya sa gitna, eh. Center of attraction talaga siya. Hindi pwedeng hindi siya makilala nung mga nagtitistigo sa pagkamatay niya. Kaya mapalad ho tayo, mga kaibigan, sapagkat mayroong kordero ng Diyos na naibayubay para sa ikatutubos ng ating kasalanan, kapatid na rin. Ayan. Meron kasing mga grupo, kagaya ng mga Muslim, banggitin ko na, hindi naman sa layunin na tayo mang atake. Sila kasi mayroong doktrina na ang Panginoong Jesucristo daw ay hindi naipako sa krus. Actually, ginagamit pa nila mismo yung Bible para sabihin na ayon sa Bible, ay hindi naipako sa krus ang Panginoon. Ang totoo, meron akong ginawang video nito. May kinalaman sa video ng mga Muslim, yung tinatawag na foreshocking error daw. Pero eto, binanggit din po yung may kinalaman sa katwiran nila kung bakit nila nasasabi na hindi si Jesus ang naipako sa krus. Pansinin po ninyo yung kanilang argument. Babasa po ako ng talata na kanilang pinagbabatayan. Dito po sa Mateo 27, ang talata po ay 27, itutuloy-tuloy ko lang po yung talata. Nang magkagayo dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong at siya'y kanilang hinubaran at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube at siya'y nangagkamakama ng isang pulutong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilabak na nagsisipagsabi, magalak hari ng mga Hudyo. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubadan nila siya ng balabal at isinuot ang sa kanya, ang kanyang mga damit. At kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Eto na. At paglabas nilay kanilang nasa lubong
ang isang taong taga Sirene na ang pangalan Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasunin niya ang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo at nang kanilang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanilang mga damit at na kanilang pinagsapalaran. Ito po, medyo mahaba po, pero sana nasundan po ninyo. Naalala ko yung paliwanag ng Muslim dito eh. Paano daw po niya nasabi na sa talatang ito, ay hindi daw po naipako si Kristo sa krus. Eh kasi daw po, noong time na siya po ay dadalhin doon sa dako na pagpapakuan sa kanya, abay, nasa lubong daw yung isang si Simon na taga Sirene. Tapos ang ginawa, si Simon daw, yung pinilit na ipapasan sa krus. Sabay conclusion, kita nyo na? Kita nyo na? Ayon po sa talata, si Simon daw po yung pinilit na ipasan yung krus. At pagka tinuloy daw po yung talata, ay hindi daw po binanggit. Ito yung gusto kong ipapansin eh. Nung pinasan daw ni Simon yung krus, hindi daw po binanggit sa talata na ibinalik ni Simon yung krus. Therefore, si, hindi daw si Kristo, yun daw ipinako sa krus. Tama daw yun, kasang-ayon sa kanilang Quran na si Jesus daw ay hindi na ipako. Pero tanong, ayon ba talaga sa talata, ay hindi ba talaga nito pinatutunayan na naipako si Jesus sa krus? Ang totoo po ay ayon lang po sa salita nila. Pero pagka inaral mo ng mas malalim yung mga talata by details, ay napakaliwanag talaga na naipako sa ang Panginoong Jesucristo sa krus. Bakit po? Sabi kasi nila napalitan eh. Meron daw ginawa lang kamukha. Ang totoo, nawiwirduhan ako dyan. Pero granting, sakyan natin. Imposible po, mga kaibigan, na mapalitan si Jesus sa pagkakataong ito. Unang-una, yung Roman soldier yung nagbabantay sa kanya. At yun. Mapapansin po ninyo, na grabe yung pananakit nila kay Jesus. Sa paglalarawan niya sa TV, alos maligo siya ng dugo. Dito pa lang po, makikita mo na na masyadong distinguido ang Panginoong Jesus para po mawala sa paningin nila. Pangalawa, gumawa sila ng yung tinik na corona at inilagay kay Jesus. Paano mo mapapalitan yung ganong tao? Wala kay Simon yun. Wala kay Simon po yun, mga kaibigan. Pangalawa, mapapansin po ninyo na nung pinasan ni Simon yung cross, ang katwiran kasi nila, hindi daw po ibinalik. Ang totoo po, mga kaibigan, hindi na po kailangang ibalik ni Simon kay Jesus yung cross. Bakit po? Sapagkat ayon sa talata, ipinabuhat ito kay Simon hanggang doon sa dako kung saan ipapako si Jesus sa krus. Sa makatwid, no need na po na ibalik ni Simon yon kay Jesus sapagkat hindi na po yung papasanin ni Kristo. Sa dakong yun, ipapako na kasi siya. Hindi na yung kailangan ibalik kay Jesus para buhatin ulit sapagkat nandoon na nga sila sa dako na kung saan ay ipapako siya sa krus. Ito pa, kapatid na Ray. Sumaliwanag na tawag yan exegetical fallacy yan. Ayun. No? Isang maling paraan ng paghahalukay ng Biblia. Ginagamit nila ang Biblia para ikampi sa kanila. No? Pero ang totoo, hindi naman kumakampi. Pasinin ninyo kung pinalitan, no? Itinuro nga sa akin ni kapatid na na Aldrin, no? Sa talatang 37, tignan po ninyo, sino ba ipinako? Si Simon ba o si Jesus? Basa. Okay. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Kung si Simon yan, dapat nakalagay, ito'y si Simon. Diba? Maliwanag eh. Ito'y si Jesus. Nagkamali ba yung mga Romanong naglagay na napakahigpit nito? Hindi po. Hindi. Sino nagkamali? Yung mga bumabasa ng Biblia. Nagmamali ng mga Muslim yan, ano? Totoo yan eh. Sila yung nagkamali, hindi yung Biblia, liwanag. Ito'y si Jesus. Tapos ito pa, nung ibinabana, imposible hindi yan nakilala ni Maria. Good point. Kasi diba? Si Maria yung nag-alaga mula pagkabata eh. Akalaan mo, wala man lang ulat si Maria na, uy, hindi ito si Jesus, si Simon ito. Napalitan na. Wala.
So, exegetical fallacy, ano yan, exegetical fallacy yan na ginawa ng ating mga kaibigang Islam na itinutuwid natin dito sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Madaling sabi mga kasama eh, paano nila nilalaro yung talata. Yun. Ibig sabihin yan, paano nila pinapapanik sa gusto nilang mangyari. Pero tama naman eh. Kasi no, may pa ako na surprise, hindi naman sinabi ito si Simeon. Sabi nga ng mga Hudyo, wag mo sabihin si Hari ng mga Hudyo. Tama. Sabi nga ni Pilat, hindi, naisulat ko na. Naisulat na. Kaya minsan eh, mapaglaro sa talata eh. Kaya ngayon, ang isang madadagdag natin mga kasama, sa matandang tipan hanggang sa babong tipan, hindi naman hinulaan si Simeon na maipapako sa krus eh. Ang totoo si Kristo nang ginulaan eh. Naalala nyo yung tumingin sa ahas. Di ba nung makagat? Kay Moises. Sabi ng Diyos kay Moises sa 21:9 ng mga bilang, na kung sino man ang titingin sa ahas na ito, di ba gagaling? Kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa tikin, yeah, ay ganun kailangang maitaas ang anak ng tao. Hindi si naman si Simeon eh. Diba? Ganyan nyo dapat binabasa yung Biblia. Huwag nyo pasusunurin sa gusto nyo. Yeah. Sumunod tayo kung ano ang nakasulat sa Biblia. Yeah. Ang linaw, basahin po ninyo. 21:9 ng bilang, yeah, tumakbo kayo ng kapitulo 3, 14, 15 ng Aklat ng San Juan. Puntahan nyo ulit ang kapitulo 12 ng Aklat ng San Juan. Makikita ninyo, si Kristo ang tinutukoy, hindi si Simeon. Yung pumaliwanag ba? Bago mo basahin ha? Sige po. Tignan ho ninyo. Pagka tayo ang umuunawa ng kanilang Quran, ayaw nila. Ayaw. Galit na galit. Pero kapag sila ang nagtatapsir sa Biblia natin, points na? Aba? O tignan nyo ninyo. Oh, yang kwento nila na yan na nakuha nila sa mga barbershop. Hanggang ngayon mga kapatid ko, nagko-conflict sila. Yung ibang nagtatapsir, hindi naman si Simon. Sino naman sa kanila? Si Judas naman. Iba-iba, no? Oh, iba-iba sila ng ano, ng pagtatapsir. Ano? Yan, ngayon. May tanong tayo. Bibigay ko muna sa'yo, kapatid na artist. Ako naman ang gusto ko makita ninyo ito, na yung kanilang pagtatapsir din, iba-iba rin sila ng stand. Ayun, ng unawa. Kaya nakakalungkot, no, kapatid na Lino. At ito ay inaasahan natin na meron talagang yuyurak sa banal na kasulatan. At ito isang mga kaibigan nating Muslim na kinatuparan din sila, no, ng kasulatan. Sa kaya wala tayong aasahan dyan, eh, kapatid na Pernan. Eh. Salamat na lang sa Panginoong Diyos. Meron talagang itinalaga ang Panginoong Diyos sa katauhan ng nabubuhay pa ang kapatid na Ellen White. Ito naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tao na yan. Sabi po rito sa aklat po ng Awit, sa kapitulo 50 sa isang talatay 5, buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Eh, itong mga ito, pinagpupuyatan ang pagbabasa ng Biblia para hindi tayo dalin sa katotohanan kundi sa kalikuan. Binabaliktad eh. Ayun, binabaliktad. Kaya nga sabi doon, kapatid na Lino, ng teksto, buong araw ay binabaliktad nila ang aking mga salita. Eh kasama po yan, mga kaibigan nating mga Muslim. Kaya nakakalungkot, kapatid na Lino. Ayun, maganda yung pagkakabanggit mo sa Isaiah. Binabaliktad nila eh. Alam mo, sa kay Pedro naman, iniiba ang paliwanag. Iniiba ang interpretasyon eh. Kaya walang tiyaga eh. Naliligaw sila, sabi. Ayun. Kaya ang Biblia makapagliligaw din sa mga nagmamali na interpretasyon eh. Uh-huh. Ang liyo na ng pagkakabanggit ni Pedro eh. Sa ikalawang Pedro 3:16 sa Isbayan. Tama po. Diba? Pakibasa mo kapatid sa Tagalog, magandang balita ng Biblia. Ganito ayan, ang sinasabi sa atin, ano? Ikalawang Pedro 3:16. Sa lahat ng sulat niya, oh, maganda yan, tungkol sa paksang ito, ayun, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ano pa? Ipinahahamak nila ang kanilang sarili.